Bagal ba busy mo? Bagal ba laptop mo? Tapos di ka makapag-upgrade kasi di ka makalabas nga, lockdown. Panoorin mo lang tong video ko, bibigyan kita ng mga tips kung paano pabilisin yung computer mo nang hindi nag-upgrade. Pabilis lang habang nag-work from home ka ngayon. Magandang araw sa inyo mga tropa, mga friends, friends of friends. Ako nga pala si Rico Maliling at sa akong computer. Ako computer enthusiast at gumagawa ako ng mga how-to videos na tulad nito. Kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel at ring ang notification bell para maging updated ka sa aming mga videos. By the way guys, disclaimer lang pala. Syempre, mas maganda kung makakapag-upgrade. Pero yung tweaks na to, hindi naman magiging doble yung speed ng computer mo. Pero meron kang manonotice na siguro mga 10 to 20% optimization ng performance niya compared sa current mong setup. So ayun, tara na, let's go! Una natin gagawin ay kung paano pabilisin yung pag-boot up niya. Minsan pagka-boot up nyo ng computer, ang tagal, ang bagal. Yun eh, kasi hindi nyo na configure yung system settings niya. So para bumilis yung startup natin at hindi kayo mainis sa tuwing mag-startup kayo ng computer nyo, eh pabilisin natin. By the way mga tropa, kailangan mas safe tayo sa paggawa ng ating mga tweaks. So para maging safe tayo, gumawa muna tayo ng restore point PC natin. Ibig sabihin ng restore point, may babalik natin siya from the time na hindi pa natin siya natitweak. Paano gumawa ng restore point? Ganito lang. Punta tayo dito sa search ng Windows 10 at i-type yung create a restore point. Ayan. Click nyo yung create a restore point. May open a window at check nyo itong configure restore. Tapos kung naka-disable yan, i-turn on nyo. Ngayon, i-turn on nyo lang and then apply. Okay. And then makita nyo dapat naka-on to. And then create. So, limbawa nga, ngayon ay April 2, 10 a.m. And then create. So antayin nyo lang at gagawa na siya ng restore point. So from that, pwede natin siyang i-system restore going back sa kung saan natin siya hindi pa nagagala. Ayan, antayin nyo itong restore point was created successfully, close, and then okay. So yun, pwede na natin siyang i-tweak. I-tweak natin yung startup options niya. So paano yun? Punta kayo dito ulit sa search, sa Cortana, tapos i-type nyo yung system configuration. The information na configuration. So, enter nyo lang. Lalabas yung window. System configuration. Boot. Click nyo yung advanced option at click nyo tong number of processors. So, kung ano yung pinaka mataas na number dyan, yun yung ibig sabihin ng processor na meron kayo. Yung sa akin, apat lang. So, yung iba dyan, naka-8. Pinakapiliin nyo yung the best. Pinakamalaking number. Ibig sabihin nun, ang pinaka-tweak na to, ginagamit niya yung lahat ng processor na meron siya. So, okay nyo lang. And then, next ay yung timeout. Madalas, naka-30 yan. Para hindi na kayo mag-antay na matagal, type nyo yung 3. Pumunta na muna tayo sa services. Services kasi, ito yung mga programs na running behind the program na nirarun nyo talaga. So, meron silang mga applications na nagrarun para gumana yung computer. Para ma-tweak nyo dyan ng mas maayos, i-hide nyo muna yung Microsoft services. Kailangan natin yan. So, yun. Pag na-hide nyo yung all Microsoft services, makikita nyo yung mga programs na mga in-install nyo. So, sa akin, lahat yan naka-stop na. So, yung sa inyo, i-disable nyo lang. So, paano yung ma-disable? Alam ba, itong TeamViewer, hindi ko na may kailangan to start up, i-disable mo na lang. So, kung ano yung mga program na nakikita nyo rito, hindi nyo naman kailangan during startup, i-disable nyo na lang. Disable. So, mamaya, pag next restart ng PC nyo, ma-stop na yan. So, ngayon, yung startup naman, startup manager, open nyo to. So ngayon, ito yung startup programs na nag-startup bukod pa sa services. So yung mga hindi nyo naman kailangan, i-disable nyo. Halimbawa, ito, uTorrent, hindi ko naman niya kailangan. Naka-disable yan. Halimbawa, naka-enable siya, right-click nyo lang, and then disable. So Microsoft OneDrive, yon, disable nyo lang. Lahat ng mga hindi nyo naman kailangan rito, i-disable nyo. And then, X nyo, pag na-okay na, and then, click apply. And then, okay, and then, start. Alright, ngayon, yun yung mga tweaks natin sa startup. At sa mga puntong to, siguro naman mas bumilis ng konti yung startup nyo. Ngayon, isa pang gusto kong share sa inyo is yung Windows Advanced Settings. Sa Windows 10 kasi, maganda yung mga effects niya, yung mga visual effects. Ngayon, para bumilis yung computer nyo, i-sacrifice nyo na mawawala yung visual effects. Ngayon, kung hindi naman ganun ka-importante sa inyo, pwede nyo i-tweak yung System Advanced Settings. So, paano tayo pupunta roon? Punta tayo sa search. Punta lang tayo sa control panel. Control panel, advanced system settings. So, view, dito tayo sa systems, view advanced system settings. So yun, ito. Itong nasa system properties na to. Advanced, so makikita yung system,
View Advanced System Settings. So ngayon dito, sa System Properties, dito sa may Performance Settings, yung sa akin naka-custom. So madalas nakaganto yung sa inyo. Maka-check lahat yan. Ngayon, para bumilis siya, view nyo yung Adjust for Best Performance. Ngayon, ma-antik to, pero gusto ko pa rin na Smooth Edges of Screen Fonts ay nandito. So, chicheck ko siya. Pwede nyo piliin dito kung ano yung gusto nyo. Pero mas maganda kung ito na lang. Kasi tingin ko, okay lang rin naman yung masacrifice yung visual effects. Basta bumilis yung computer. Basta bumilis yung performance niya. Apply. Then, okay. Tapos, ang next na tip ko sa inyo, para bumilis yung computer nyo, tanggalin natin yung mga unwanted programs. Ano yung mga unwanted programs? Yan yung mga programs na built-in sa Windows 10. Pagka-install nyo, meron na agad siyang mga ganung programs na mas madalas eh, hindi nyo naman kailangan. Katulad ng ganito. So, punta tayo dito sa start. Ayan, oh, katulad nito, to, photos ko. Hindi ko naman niya kailangan dito. So, ang gagawin ko, para hindi siya bumagal yung computer, tanggalin nyo yung mga photos nyo rito. Tanggalin nyo yung mga live notification. More, and then, turn live tile off. Yan, alisin ko yan. Ayoko nyan eh, para hindi siya nakakasagabal. Ito, Candy Crush. May naglalalo pa bang Candy Crush? Uninstall. Uninstall nyo na yan. Hindi nyo naman yung kailangan eh. Tweak nyo na lang. Cooking Fever. Diyan man ako nagluto. Uninstall nyo na yan. Turn live tile off. Pag walang option na uninstall, tanggalin nyo na lang. Unpin from start. Ayan. Solitaire. Hindi na ako naglalaro nyo. Uninstall nyo na yan. Uninstall. 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 Ingat maaari, kontian nyo lang yung laman nitong startup app nyo. Tanggal. Tanggal. So hanggat maaari, bawasan nyo yun. Kung meron pa kayong mga programs na na-install na wala dun sa startup, pwede nyo rin siyang tanggalin dito sa remove. Add or remove programs. Ito yung mga unwanted application nyo na na-install during your time na gumagamit ng Windows. Ang masakit dito kasi, meron dito mga programs na hindi nyo naman na-install at na-install na at hindi nyo alam kung bakit. Kasi yung mga ibang applications, kapag nag-install kayo, may mga sumasama doon ng mga programs. So, alisin nyo siya. Halimbawa, ito, Mixed Reality Portal. Ano to? Wala naman akong ganyan. Uninstall ko na yan, di ko naman niya kailangan. File plans, uninstall ko na yan. Sa lahat ng mga nakikita nyo, hindi nyo naman kailangan, uninstall nyo na lang yan. So, pag na-uninstall nyo yan, mas mabilis yung program nyo. Kasi madaming naka-install, mas mabagal. Mas maganda kung konti lang. Okay. Next tayo yung tooltip. Para medyo snappy yung Windows, punta tayo sa regedit. Sa Windows R, regedit. Registry Editor, Current User, Control Panel, sa desktop. At dito, i-type nyo yung M para makita nyo yung menu show delay. Ngayon, ang default nyan kasi 400. Para mas mabilis, gawin nyo 20. Another thing, yung power options. Ngayon, itong power options kasi na to, yung Windows, ang default nya, nakabalance yan. Ngayon, ang gawin natin, yung power options nyo, i-optimize natin. Kaso, syempre, pag pinalakasan nyo yung power options, syempre, mas malakas sa kuryente. Pag naka-laptop kasi kayo, mas maganda kung nakabalance. Kasi, mas mapapreserve yung battery. Kung naka-PC naman kayo, hindi naman ganun kalakas yung magiging consume nya sa kuryente. So, paano yun gawin? Punta kayo sa control panel at puntahan nyo yung power. Power options. At selected lang, gawin yung high performance. I-high nyo na lang yung power. Last tip ay yung defragment. Defrag nyo yung system drive nyo. Paano yun? Defragment. Unoptimized drive. Yan. Click nyo lang tong optimize. Pwede nyo rin tong i-optimize. Pwede rin right click yung drive and then properties and then clean up, please clean up. Anong ginagawa niya? Piniclean niya yung mga temporary files, pwede niyo delete na yung recycle bin, delete na yung mga thumbnails, downloads, depende, temporary internet, pwede niyo yung i-delete. Medyo cautious lang dito kasi kami ma-delete kayong importante pa sa inyo. Pero itong mga to, system created errors, direct shader, pwede niyo na yung i-delete. And mag-warning pa ulit siya kung di-delete nyo na talaga, kung wala na kayo talagang patawad, alright, i-clean nyo na talaga yan. Yun. At tapos na. Okay nyo lang. Pagkaan tapos na. At isa ating tip sa pagde-defragment ay bukod sa dinilit na natin yung files doon, pwede pa natin puntahan yung mga temporary files talaga. At para mapuntahan yun ay type nyo lang ang %temp%.
lalabas yung mga temporary files na nagawa nyo overtime sa paggamit ng computer nyo. Yung mga hindi nyo maintindihan files na ito, actually, safe naman ito burahin. Control A, right-click, delete. Tapos, ngayon, yung mga hindi naman yan lahat talaga madi-delete. Kaya katulad yan, ginagamit pa natin yung mga ibang programs. Katulad nito, yung recorder ko, ice cream recorder, ginagamit pa. So, i-skip ko na lang yan kasi meron pa siya mga ginagamit na mga program dun sa ating temporary files. Ano ba yung temporary files? Yung temporary files, yun yung mga files na nakikreate kapag nag-open ka ng program. I-delete na natin siya, lalong-lalo na kung hindi pa natin siya nadi-delete from the beginning of time. At yun, sana nagawa nyo, sana ay nakatulong doon sa inyo. At kung nagawa nyo, sigurado ako na kakaroon kayo ng optimization performance sa inyong mga computer or laptop. Kung meron pa kayong katanungan, i-comment nyo lang below. At kung hindi pa kayo subscriber ng ating channel, ay subscribe na kayo sa aming channel. At kung meron pa kayong mga request video, gawin natin yan, i-comment nyo lang. Bye!